Naanyayahan ko po kayong manood sa aking programang Patnubay sa Kalusugan for educational purposes and health awareness. Ako po si Ma'am Rose na inyong lingkod. Sa aking pong Facebook page, hanapin ninyo Patnubay sa Kalusugan. Ugalin yung i-like at saka i-share. At ganun din sa aking YouTube channel, pwede yung hanapin yung pangalan ko, Rose Alfonso. I-click nyo po yung subscribe pati yung bell para ma-notify kayo sa aking bagong video. At kung meron kayo gusto yung panoorin yung mga series ng aking mga lecture, ay pwede nyo po akong bisitahin sa aking YouTube channel, Rose Alfonso. Pero tandaan nyo po, sa bawat may iba't ibang lunas sa bawat sakit ng tao, kaya lang pinakamainam na magpakonsulta, magpa-check up sa inyong mga doktor. Ang mga doktor at mga doctor's advice ay napakahalaga po nito. Ating pong talakayin ngayon ang tungkol sa heat stroke, no? Alam niyo ang mga doktor nag-a-advise sa mga mother, yung mga babies nila ay ibilad sa araw, lalo na po sa umaga, kasi ang araw ay nagbibigay siya ng vitamin D. Itong exposure sa sunlight, yung right amount ng sunlight sa umaga, ay merong substance sa ilalim po ng ating balat, ay nagpuproduce ito ng vitamin D. Alam po natin na vitamin D, ito'y para sa proper development ng bones and teeth ng isang tao, lalo na po yung mga sanggol. Kaya ngayon, ang init na yan mula sa araw, pag sumobra, pwedeng makasunog. Ang balat natin namumula, syempre sasakit yan, mahapdi. Ang condition na to, sunburn. Ang continuous na exposure sa sunlight, pwedeng mag-cause ng skin cancer. Too much exposure po sa init ng araw, pwedeng mag-cause ito ng headache at saka nosebleed. Kaya yung iba, sa sobrang init, bigla na lang nagdurugo ang kanilang ilong. At sa sobrang init ng araw, ay sobra ang pawis mo, maraming tubig na mawawala sa'yo, matutuyo ang ka, magkakaroon ka ng dehydration, resulta ng overexposure sa araw. Kaya pag kayo po ay nasa araw, gumamit kayo ng sunglass para protektahan ng mata sa init ng araw at pati sa radiation. Alam niyo po ba yung nagsiswimming, sila ay gumagamit ng sunblock para malesen yung sunburn nila. Alam mo yung araw, itong pinaka main source ng liwanag. Yung init at liwanag mula sa araw, tumutulong sa ating mga plants and animals to grow. Kaya ito po, although ang araw ay merong good effect sa katawan natin, pero at too much exposure, ito'y nakakasama sa katawan. Ang tawag po natin ito, heat stress. Ano itong heat stress na ito? Ito po, pag na-expose ka sa sobrang init, mga environmental factor, yung temperature masyadong mainit, yung sobrang init na yan, tapos yung work mo pa, yung environment ng trabaho mo mainit din, kaya tapos yung mga tao na nag-exercise, siyempre nagpo-produce ka rin ng init pag nag-exercise ka, or hormone activity or digestion, nagpo-produce ka ng init sa katawan. Kaya ngayon, ang very hot environment, ito po ay merong fatal or possibly fatal effect sa katawan natin. Kaya nga po, meron tayong internal thermostat, nagpapamaintain ng inner body temperature. Pagka mainit ang ating pong internal thermostat, magpapump siya ng maraming, magpapump po ng maraming dugo sa ating skin para magproduce ng pawis. Ito ang paraan para yung init sa loob ng ating katawan ay sumingaw. Kaya pagka very, very hot ang environment, magkakaroon ka ng heat gain, at the same time, sabing ganun, pag tumaas masyado ang temperature ng katawan mo, pwede ka magkaroon ng heat illnesses. Ano po bang epekto ng init sa ating katawan? Ang medical condition, sinasabi, susceptible ka sa sakit, lalo na yung mga may sakit sa puso, mga high blood. Meron pong bayaw yung kapatid ko, siya po ay magsasaka, ay naalala niya yung kanyang pananim, lumabas siya, kakakain pa lang niya. Ngayon, nagtataka, hindi na siya bumalik. Nung bandang alas 3,
nakita po ay nakahandusay siya sa may palayan, ay namatay siya, sabi, sa heat stroke, sa tinding init ng araw, tumaas ang presyo ng dugo niya, naputukan siya ng ugat sa ulo, itong kanyang kinamatay. Kaya yung pong mga uncontrolled diabetes at merong respiratory disease, let's say may asthma ka, kasi po yung hika, yung minsan sobrang init, sobrang lamig, pwede kang sumpungin ng hika. Kaya yung mga taong meron ng dating sakit, susceptible sila sa heat illnesses. Ano ho? Susceptible sila sa init. Kaya yung pong another factor, yung circulatory system capacity, yung sweat production, ito po ang nagre-regulate ng electrolyte balance sa ating katawan. Kaya pagka na-expose ka sa init, pwede kang magmanas yung tinatag nating heat edema. Yung heat edema, ito po ay mamanasing ka. Dahil po sa sobrang hot condition, pwede mamamaga yung mga bukong-bukong mo. Kaya kailangan para makarecover ka dito, ay magpahinga ka, pumunta ka sa malamig na lugar. At saka minsan sa sobrang init, nagkakaroon ka ng rashes, hindi po ba yung bungang araw. Ito yung mga red spot na lumalabas sa balat mo, ito yung makate during heat exposure. Ang spot na to, magkakaroon ng inflammation, yung mga daanan ng ano mo, yung sweat gland mo, ito ay magbabara. Kaya magkakaroon ka ng heat rashes. Naalala ko noon ng nanay ko, ay lagi siyang may bungang araw. Talagang namamaga, masakit ito. Kaya lagi siya nagpapalagay sa akin ng pulbos, no? Kapag siya, kasi yung po kasi pulbos ay merong cooling effect sa ano, sa bungang araw. Merong tinatawag na heat cramps. Ito po ay sharp pain sa mga muscle. Ito po ay ito yung mga kasamang may stress disorder. Meron pagka kasi mainit, nagkakaroon ng salt imbalance, resulta na merong failure to replace yung nawalang salt sa katawan. Kaya pagka sobrang pawis mo, sa sobrang pawis, maraming salt na lumabas sa katawan mo. Kaya magiging epekto nito ay pupulikate, may sharp pain, biglang maninigas ang muscle mo sa binti. Kaya yung mga mananakbo, let's say merong ano, may tumatakbo o kaya yung nagbibisikleta, natatalo sila pagka sila po ay nagkaroon ng muscle cramps, no? Dahil sa sobrang pagpapawis, sa init pa ng araw, merong sharp pain dahil mas maraming nawalang salt sa kanilang katawan, merong ano, electrolyte imbalance. Kaya ang ginagawa po dito ay baka pagka mayroong imbalance at magkaroon ng failure, no? Magka-cramps ka, kaya kailangan inom ka ng large amount of water without sufficient salt replacement. Electrolyte po ang pinapainom dyan, no? Yung heat exhaustion, ito'y kawalan po ng tubig sa katawan at salt yung dahil sa sobrang pagpapawis. Kaya ang sign and symptoms po nito, yung sobrang pagpapawis, ay magkakaroon, mahihilo ka. Kaya ito po yung mararamdaman. Nahihilo, nahihina, at sobrang pagpapawis. At minsan, nagkakaroon ng paglabo ang kanilang mata at sobrang pagkauhaw, nagsusuka, sumasakit ang ulo, at nagkakaroon ng pulikat ang mga muscle, kinakapos ng hininga, at nagpapalpitate, no? Nahihirapan siyang huminga, at namamandi ng paa at kamay niya. Ito po para makarecover, magpahinga sa isang malamig na lugar at mag-consume ng malamig na inumin, yung tubig na malamig o kaya sports drink tulad ng Gatorade, ipainom to sa kanila. Ito pong heat syncope, ito po isang heat-induced dizziness at nawawala ng malay kapag nawalan ka ng flow ng dugo sa utak mo. Ang tawag po dito, heat syncope. Ito po yung mga tao na pagka sila po ay kulang ng dugo sa kanilang brain habang nakatayo sila, ay bigla na lang po silang mahihilo, no? Ito ay sanhi ng kawalan ng tubig sa katawan dahil sa pagpapawis, bumaba ang presyo ng kanilang dugo at napunta lahat dun sa legs. Ngayon para makarecover sila, pumunta lang sila sa isang malamig na lugar.
Ang isa dito yung heat stroke. Ang heat stroke, ito yung serious type ng heat illnesses. Ito po ang sabi ay biglang tumas ang body temperature ng 41 centigrade. Ano po kanina ang sabi dyan sa bandang mga probinsya, umakyat hanggang 49 degrees ang init po ng araw dyan sa may Gapan, sa may bandang Nueva Ecija, at umulan pa nga daw po ng yelo. At sa sobrang init, yan, 49 degrees ang init, no? No? Dito nga sa Maynila ay 43 degrees. Mga bandang alas 3, naramdaman mo yung sobrang init na yan. Pwede itong sabi, sobrang pagtaas ng temperature mo pagka hindi mo agad nabigyan ng treatment yan, na delayed ang treatment, pwedeng ikamatay ng pasyente pagka na-heat stroke sila. Kaya makakaramdam sila ng pagkahilo, muscle cramps, panghihina, minsan nawawala ng malay, madaling hapong-hapo, masatang ulo, at saka masyadong tumataas ang body temperature nila. Kaya pagka yan po'y narandaman, dapat makakuha kagad ng medical aid. Dapat ang pasyente ay madala kagad sa emergency, no? At ilagay sa isang shaded na lugar. Alisin ang mga damit, possibly mga sapatos at medyas, luwagan ng damit. At pagkatapos, pwedeng maglagay ng basang tuwalya. Ilagay yung tuwalya na sinok mo sa tubig na may yelo. Ilagay sa ulo, sa muka, sa leeg. O kaya sprayan mo siya ng malamig na tubig. Sprayan mo siya. Kung meron kang bottled water na merong spray, mag-spray ka sa kanya ng cold water. Tapos encourage mo siya uminom ng tubig, mga sports drink, para maiwasan po yung kamatayan. Kaya malalaman mo pagka nagkaroon ng heat exhaustion, pwedeng ma-develop agad yung heat stroke. Kaya very hot, very dry ang skin. Kaya dapat mong gawin, ano mo siya, talagang punasan mo talaga ng ako nga, meron kaming pasyente na pumasok sa clinic namin nung estudyante kami, ay talagang sobrang init ng kanyang balat. So, ginawa namin, pinunasan namin siya ng, kinaskasan namin siya ng yelo. Kung ano muna yung part ng, pero automatic merong malamig na tuwalya dito sa may kanyang noo, sa kanyang leeg, tsaka sa kanyang kilikili, tsaka sa mga singit niya, merong malamig na tuwalya. Tapos yung skin niya na parang nagbabaga sa init, kinakaskasan namin ng yelo. Pagkakaskas ng yelo, ay pinapaypayan. Tapos binabalot, tapos yung isang kamay naman, kakaskasan ng yelo, tapos pupunasan, tapos binabalot, tapos yung dibdib, kinakaskasan ng yelo, tapos papaypayan, tapos tatakpan mo kung ano yung part ng body na iyong kakaskasan, yun lang expose mo. Pero ibang part ng katawan, wag mong takpan mo siya, no? Kaya pwede po kasing mag-seizure ang pasyenteng sobrang init ang katawan. Kaya 911, importante yan, medical emergency. Tapos ang kailangan po, yan ang dapat gawin sa pasyente pagka sila po ay na heat stroke, ano? Okay, paalala mo na po sa ating Super B Complex. Ang Super B Complex natin ay combination ng 8 essential B vitamins, thiamine, riboflavin, niacin, vitamin B6, folic acid, biotin, pantothenic acid, and B12. Tumutulong itong combination ng 8 essential vitamins para mag-produce ng cellular energy sa body. Ang Super B Complex, ito'y combination ng 8 vitamins para mag-provide sa katawan mo ng energy para ma-prevent ang vitamins deficiency due to poor diet at saka anemic ka, maputla ka, kaya madali kang mahilo. Mag-take ka ng Super B Complex para ma-boost ang energy level mo, mabalanse ang blood glucose level mo sa katawan, maiwasan ang chronic fatigue. Ang Super B Complex, ito ay made up of several vitamins. They work well together para suportahan ng heart, ang nervous system mo,
para mag-provide ng nourishment sa katawan mo. Available po ito sa Patnubay sa Kalusugan, Lagman Building. Yan po yung office natin. Doon lang po sa may Blumentritt along Rizal Avenue. Nasa baba ito ng Blumentritt LRT Station. May 7-Eleven doon. Katabi po noon, mayroong pintuan paakyat doon sa office natin. Pero doon lang sa may pintuan, hanapin nyo lang po si Moss, M-O-S, yun po ang pangalan ng security guard. Siya po yung mag-i-entertain siya nyo doon at para makabili kayo nitong Super B Complex na makakatulong para sa kalusugan nyo, no? Kaya nga po ang heat stroke or sunstroke, no? Ito po ay sabi, ito ay heat illness, sakit dulot ng init ng katawan. Kaya yung, kapag yung cooling system ay apektado, no? Nag-start mag-work para yung internal body temperature mo, ito ay kanyang ma-regulate. Tandaan nyo po, yung heat stroke pwedeng mag-cause ng brain damage at pwedeng ma-damage yung mga vital organ of the body. Sa mga serious medical condition, kailangan madali ang medical attention to avoid severe complication like shock, brain damage, and even death, stroke, and heart attack. Kaya kailangan timely application ng home remedies sa heat stroke. Ito yung mga home remedies, mag-apply ka ng cold compress, no? Kaya nasabi ko na kanina, tuwalyang malamig sa noo, sa leeg, sa batok, tsaka sa singit. Kaskasan ng yelo, paypayan, balutan. Kung ano yung kakaskasan mo, yun lang i-expose mo. Pero kung di mo kakaskasan ng yelo, nakatakip siya ng kumot hanggang matapos yung pagkaskas mo na yan. Ano ho? Kaya prevention is better than cure in comes to heat stroke. Ang gawin nyo lang, pagka alam mo mainit, magdala ka ng payong. O kaya kung mapalalaking, mapababae ka, magdala ka ng payong. At lagi ka may dalang bottled water. Pagka masyado ka nainitan, pwede yung may dala ka laging face towel. Buhusan mo ng tubig yung tuwalya, pwede mong ipatong sa may noo mo yung init ng towel. O kaya isabit mo sa batok mo yung tuwalyang basa, pagkatapos may dala ka laging pamaypay. Ha? Pagkatag-init ang panahon, may protection ka, payong, sombrero, tuwalya, bottled water. Yan ang dapat mong gamitin, ano? Kaya nga po, pag naka-experience ka ng heat stroke, sabi nga, prevention is better than cure. Alam mo yung ating supplement, calcium magnesium with zinc, maganda po magkaroon kayo nito. Ang calcium magnesium with zinc, ito'y tatlong essential mineral na nasa isang tableta. Ito'y nagpo-provide ito ng health benefits. Una, nakaka-relieve ng depression. Pangalawa, nare-reduce ang panip sa osteoporosis. Pangatlo, pampasarap ng tulog. At magandang pangalis ng pagkahilo. Pag mahihiluin ka, mag-take ka ng calcium magnesium with zinc. Itong calcium magnesium with zinc, nakakapagpalakas, pagpatibay ng ating buto, lalo na sa ating panga, sa ating ngipin, sa ating mga buto, lalo na po yung mga nagkakaedad na. At nagpapamaintain ng healthy cardiovascular system, nag-transmit ng nerve impulses. Ang calcium, ito yung nagre-regulate ng muscle function, vascular contraction, tumutulong para ma-prevent ang muscle cramps. Ang calcium magnesium with zinc, napakahalaga sa ating immune system, tumutulong ang zinc para gumaling agad ang sugat mo, at ito'y tumutulong sa proper sense of smell, itong zinc. Yan po'y magandang supplement, maganda po na magkaroon kayo nito, lalo na po pag nagkakaedad na tayo. Kung kayo hindi makapunta dun sa Lagman Building, pwede kayong mag-chat sa akin, mag-private message kayo sa Facebook sa akin, kung paano ito ma-deliver sa inyong tahanan. Pwedeng ELBC ito, mag-chat lang po kayo sa akin sa Facebook at para malaman nyo paano nyo makarating itong supplement na to sa inyo, no? Kaya kapag kayo po ay nasa init, nakarandam ka ng sakit ng ulo, at tapos nahihilo, mabilis ang pinting ng puso mo, tapos namumula ka, para ka nasusuka, at nahihilo sobrang pagpapawis, agad-agad maghanap ka ng malamig na lugar
umupo ka doon, mingi ka ng tubig na malamig, yan ang dapat mong gawin. Kasi pagka na-heat stroke ka, ito'y resulta ng mababa ang fluid level sa katawan mo, nagkakaroon ka ng severe dehydration. Kaya dapat uminom kang enough water para ma-replenish yung tubig na nawala sa pagpapawis mo. Kaya ang kailangan mo, pag ang katawan mo nag-dehydrated, lalo na po, pagka po mainit ng araw, nakakita ko ng taong sa ilalim ng init ng araw, naninigilyo, tas may inom sila ng alak, o kaya may inom kayo ng kape, ang init na, tas nagkakape ka pa. Itong ganitong situation na to, yung temperature regulation ng katawan, ito po ay masisira, no? Yan, inuulit ko po, mag-inom lang kayo ng tubig, no? Paalala mo na sa omega-3 fatty acid. Ito pong omega-3 fatty acid natin na to, napakaganda to sa puso. Para maiwasan ang pagtas ng presyo ng dugo, pampababa to ng cholesterol, triglycerides, pampababa, pampiwas sa bara sa puso, pag meron kayong abnormal pintig ng puso, at para maiwasan heart attack and stroke, mag-take po kayo ng omega-3 fatty acid pang prevent ng blood clot para hindi tayo mabarahan ng dugo sa ating ugat, nare-reduce ang inflammation, at ito pong mga tao may rheumatoid arthritis, mabe-benefit sa fish oil, pati yung mga may allergy, may asthma, may psoriasis, maganda mag-take ng omega-3 fatty acid to fight mental disorder. Para ma-decline ang depression, anxiety, mag-take ka ng omega-3 fatty acid. Nulit ko po, interesado kayo sa mga supplement natin na to, punta lang kayo sa Lagman Building or mag-private message kayo sa akin sa Facebook. Marami pong remedy na pwede nyong inumin kung meron kayong heat stroke. Yung pong coconut water, yung sabaw ng buko, ito po ay para electrolyte composition, ito ay very refreshing, meron siyang good amount of vitamins at mineral necessary for total body wellness. Kaya po pag taglamig o taginit, mag-inom po kayo ng sabaw ng buko. Every day during summer, nakakatulong po ang sabaw ng buko to fight infection, pampalakas, at pang-iwas sa pagtuyot at pananatili kang malamig ang iyong katawan the whole day. Kaya, pag tag-init, lalo kung high blood ka, mag-inom ka ng sabaw ng buko. Ngayon, kumain kayo ng high water fruits. Napansin niyo po, pagka-summer, ang mga prutas na uso pag-summer, matubig. Tulad ng pinya, pakuan, melon, di ba? Pagka-pipino, yan pong mga prutas na yan, yan po yung nakakatulong para bumaba ang body heat natin. Kaya huwag kayong mawala ng watermelon, cantaloupe, ganon. Yeah, at saka pwede kayong, di ba, pag taglamig, nandyan yung halo-halo, nandyan po yung smoothie, di ba? Pwede kang gawa ng smoothie, strawberry with banana, tapos lagyan mo ng yelo. Ito yung magandang pang-alis po ng init sa ating katawan. Tsaka pagka masyado kang nainitan, pwede mong ilublob ang paa mo sa malamig na tubig. No? Bawa, may ilog na may malamig na tubig, ilublob mo yung paa mo doon. Kung wala po, yung batsa, planggana, lagyan mo ng tubig na malamig, ilublob mo ang paa mo dyan sa tubig na malamig na yan para labanan mo yung heat stress during summer. Yung malaking tulong po yan, ano, yung cold water na yan, magdagdag ka ng ice cube dun sa tubig, yung malinis na timba, matlinis na planggana, basta isoak mo yung paa mo ng 20 minutes, ito, tapos na patuyuin mo ang paa mo ng dry towel, ito yung mayroong cooling effect, pagkatapos punasan mo ng essential na umeg itong Sanchera oil, very relaxing sa paa at very relaxing sa buong katawan natin. Ang ating Sanchera oil, ito yung langis na pinagsama-samang katas ng halamang gamot tulad ng Acapulco, pansit-pansitan, luyang dilaw, bayabas, ito pong oregano, malunggay, gota cola, ito yung nakaka-relax sa buong katawan po natin.
ihaplas mo yun sa katawan, mabisa din sa sakit ng ulo, sa hilo, sa sinisipon, pagbarado ilong mo, langhapin mo yung amoy nun, nakakaalis ng bara ng ilong, nakakaginhawa, pangalis ng pamamalat, ng throat, pangalis ng stiff neck, pag kinakabag ka, sinisikmura ka, ipahid mo lang sa sikmura mo, giginhawa ka. Yan po'y maganda din sa dysmenorrhea. Sa mga taong hirap huminga, lalo sa may asthma, may saka sa puso, ihaplas mo lang sa dibdib. Sa may arthritis, na mayroong punopulikat, no? Mayroong mga varicose vein, ihaplas nyo lang po yung sunshara oil natin. Maganda din yan sa patay na kuko. Pagkatapos sa may alipunga, may eczema, may pigsa, itry nyo po yung ating sunshara oil na yan. Inuulit ko po, yan po'y available yan sa atin sa Lagman Building. Pwede kayong pumunta doon para mabili yan, or pwede po kayong mag-private message sa akin para i-deliver ito sa inyong tahanan, mapabisayo, Mindanao at malalayong probinsya. Alam mo, stay hydrated with cold water. Drinking cold water, ito po ay maging lover kayo ng cold drinks, no? Para sa ganon, ang cold water na yan, pinaka-simple, simplest remedy against body heat. Sabi ng mga health expert, at least meron kayong 8 glasses of water a day. At itong 8 glasses na to, ito'y nakakatulong para hindi tumats ang body temperature mo, para ma-prevent ang dehydration, para ma-improve ang body function mo. Kaya kailangan meron tayong enough water. Kaya pagising mo sa umaga, inom ka na kagad na 8 basong tubig. Malaking tulong po yan para maiwasan nyo po. Tsaka magsuot ka ng damit na ano, yung cotton sa tag-init, no? Iwasan mo muna yung masisikip na damit pag tag-init, maluluwag na damit ang gamitin mo, no? Okay, paalala po sa ating activated charcoal. Ito effective remedy as a home treatment for digestive problem. Kung meron kang food poisoning, diarrhea, or kabag, o siniksmura, dinidighay ka, maasim ang sikmura mo, may bad breath ka, inom ka ng activated charcoal. Iwas tetano, pagka nasugatan ka o pag nakagat ka ng aso o pusa, iwasan ng rabies. Pagka nakagat ka, ang pinaka basic, hugasan mo ng tubig at sabon. Pagkahugas ng tubig at sabon, buhusan mo ng betadine or agua oxigenada or alcohol. Pagkatapos, lagyan mo ng charcoal paste, no? Ang ating pong activated charcoal, ito'y nag-neutralize, nag-absorb, nagtatanggal ng mga lason na pumasok sa ating katawan. Tinatanggal ang toxin at bakterya, ina-attract palabas sa ating katawan. Kaya po, pag lasing na lasing ka, tanggal ang pagkalasing mo pag uminom ka ng activated charcoal. Tapag na-overdose ka rin sa drugs or gamot, effective po ang charcoal dyan. Kaya suggested use po nito, 3 kapsula, 2 hours bago ka mag-almusal. Okay? Nulit ko, maraming natural remedies. Pagka kayo po ay na-heat stroke, iwasan mo muna magkakain ng karne kasi mainit yan sa katawan, di ba? Okay, yung ugaliin nyo pong manood sa akin sa Facebook. Hanapin nyo, Patnubay sa Kalusugan. I-like at saka i-share nyo. Sa aking YouTube channel, hanapin nyo po yung Rose Alfonso. I-click nyo yung subscribe para ma-notify kayo sa aking bagong video. At para inyo pong mabasa lahat ng series ng aking lecture. Ngayon po, idadako tayo sa ating food for thoughts. Biglang pagwawakas. Ang sabi sa Luke chapter 10 verse 39. Mary was sitting at Jesus' feet and listening to him teach. Sabi ganun, siya po ay may isang kapatid na tinatawag na Maria. Naupo siya sa paanan ng Panginoon, pinakikinggan ang kanyang mga salita. Si Martha at saka si Mary, magkapatid. Best friend ni Jesus, si Martha, si Mary, at si Lazarus, magkakapatid yan. Ngayon, dumalaw doon si Jesus sa kanyang pagdalaw, nag-prepare ng makakain si Martha. Siya ay busy siya sa kusina, samantalang itong si Mary, nakaupo lang sa paanan ni Jesus, nakikinig sa salita ng Panginoon. Kaya sabi ni Maria, ni Martha, sabihin mo naman dyan sa kapatid ko, tulungan niya ako magluto, nakaupo lang siya dyan. Sabi niyang ganon. Pero ang sabi,
ang sabi ng Panginoon kay Martha, maganda ang ginagawa ni Maria na makinig sa salita ng Diyos. Ngayon sa panahon ng COVID-19 pandemic, lahat tayo ay lockdown sa loob ng bahay. Kaya sabi ng ganun, lockdown, slow down. Ibig sabihin, okay, lockdown, then slow down. Ngayon po sa daigdig natin na purong busy-busy ang tao. Busy maghanap ng pera, sa kabuhayan, punta dito, punta doon. Kaya nagkaroon ng COVID-19 lockdown. Pero sabi ng Panginoon, kung wala man itong COVID, nawala na yan, ang gawin po natin, instead of lockdown, mag-slow down tayo. Si Martha, ang sabi doon, sasabi niya ganun, humihingi siya ng tulong. Nagsusumbong ka siya kay Jesus, sabi niya ganun. Sinabi niya kay Martha, naliligalig ka, Martha, tungkol sa maraming bagay. Datapot isang bagay ang kinakailangan sapagkat pinili ni Maria ang magaling na bahagi na hindi aalisin sa kanya. Sabi niya ganun, ikaw busy ka sa pagluluto o busy ka sa business mo, pero itong kapatid mo, pinili niya ang isang mabuti, ito ang pakikinig sa aking mga salita. Alam niyo, we don't waste time when you read your Bible. Be still before our God. Cry out to our God and get closer than ever before. Ang gusto po ng Diyos sa atin, magkaroon tayo ng intimate relationship sa Kanya. Sa present situation natin ngayon, we need God's help. We need God's strength. He is our rock and our salvation. Siya ang ating kaligtasan. Because He's the one who can sustain our needs. Maaring gagamitin ng Diyos itong pandemic na to para magkaroon po ng revival sa ating puso. Magkaroon po tayo ng pagnilay-nilay, magkaroon tayo ng reflection sa ating sarili. Basahin natin ang Bible. If you have no time, this is the time to read your Bible. Dahil lang po ang Bible, ito'y guidelines natin. Nandito ang mga utos ng Panginoon. Ito po ay makikita natin ang kalooban ng Diyos sa aspect ng buhay natin when you read the Bible. Alam natin ang Bible, ito'y inspired word of God. Ito'y punong-puno ng kabutihan at karunungan, full of wisdom and goodness. Ang Bible ay nagbibigay sa atin ng nourishment, no? Kaya nga po ang sabi nga, a man shall not live by bread alone, but every word that proceeded from the mouth of God. At tapos sabi sumagot, nasusulat hindi lamang sa tinapay na bubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Diyos. Kaya nga po, we need spiritual nourishment. Kaya minsan, nagkakaroon tayo ng nawawala na tayo sa matinong pag-iisip, hindi na tayo nakakapag-desisyon ng tama dahil tayo po ay nagugulumihanan. Pero ang sabi po ng Panginoon sa atin, ay tayo ay magkaroon ng closer relationship sa Kanya. Sa Matthew 4:4 ang sabi, nasusulat, sabi nga, hindi lang sa tinapay na bubuhay ang tao. Sabi sa John 6:63, ang Espiritu nga ang bumubuhay sa laman at walang anumang pinakikinabangan. Ang mga salitang sinasalita ko sa inyo, pawang Espiritu at pawang buhay. Alam mo, ang Bible, binibigyan tayo ng katatagan kung ano ang mabuti at masama. Kasi po tayong mga tao, ang inclination natin, problem solver tayo eh. Ganun ang tao, mahilig mag-solve ng problema niya. Pero sabi niya ganun, apart from God, you can do nothing. Ang ating judgment, yung ating personal opinion, personal emotion, against the God's will, perfect will, lagi kang magkakamali. Diba nga ngayon, laging binabati ko si Coco Martino, idol, para kang bata. Sabi niya ganun, diba? So ngayon, pag ang isang tao ay hindi siya magaling sa salita ng Panginoon, kung ang kanyang gagamitin yung kanyang personal opinion, personal emotion, personal experience, at hindi niya alam kung anong kalooban ng Diyos, magkakamali ka. Kaya nga po kasi ang Bible, magtuturo sa atin sa tamang daan. Ang Bible ay punong-puno ng instruction na kailangan natin para magkaroon tayo ng
dalisay na pamumuhay at nabubuhay tayo sa tuwid na daan. Kaya nga sabi nga ng Panginoon, at mula sa pagkasanggol, iyong nalalaman ang mga banal na kasulatan na nagpaparunong sa iyo, ikaliligtas sa pamagitan ng panampalataya sa Kristo. Ang lahat ng kasulatan ay kinasayahan ng Diyos para sa pagtuturo, para sa pagsaway, pagsansala, para isa katutumo sa katwiran. Kaya po ang Bible, ang purpose ng, hindi po, hindi ka mababaliw. Hindi sabi, naku, huwag ka nga magbasa ng Bible, mababaliw ka dyan. Hindi po. Ang pagbabasa ng Bible, hindi nakakabaliw. Ang pagbabasa ng Bible, para matuto ka. Para alam mo kung anong mabuti at masama. Tapos matututo ka sa tamang pag-iisip. Ang Diyos kasi ay sakdal. Tinuturoan din tayo ng Diyos na maging sakdal. Hindi mo malalaman ang totoong tama kung hindi mo babasahin ang salita ng Diyos. Kasi po, ang pagbabasa ng Bible, merong power. Magkakaroon ka ng firm decision to serve God. Kaya po, pagka naka-experience ka ng mga pagsubok sa buhay, mga tukso sa buhay, hindi ka mananalo kung hindi mo kakapitan ang pananampalataya sa mo sa Diyos. Kaya sa James chapter 1 verse 14, kundi ang bawat tao ay natutukso, pag nahihila ng kanyang sariling pita, ay nahihikayat siya. Kaya pag ikaw hindi ka nakakonekta sa Panginoon, yung sarili mong pita o sarili mong pagnanais, hihilain ka pabagsak. Ang salita po ng Panginoon ay full of promises. Alam mo, kung hindi ka naniniwala sa mga pangako ng Panginoon, hindi ka Kristiyano. Kasi sabi po ng Panginoon sa atin, this is the promise of God sa Isaiah 41 verse 10, do not fear, huwag kang matakot. I am with you, kasama mo ako eh. Do not be dismayed, huwag kang madismaya. Ako yung Diyos mo, sabing ganon. Palalakasin kita, I will strengthen you and help you. Palalakasin kita, tutulungan kita, at hahawakan kita ng aking katwirang kanang kamay. I will uphold you with my righteous right hand. Kaya lagi kong sinasabi in Jeremiah 29 verse 11, for I know the plan I have for you, sabi ng Panginoon, plan to prosper you, not to harm you, plan to give you hope and a future, and that is the promise of God. Kasi yung promise ng Diyos, i-claim mo. Diba sabi dito sa Matthew 7:7, hingi kayo, kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo, kayo'y makakasumpong. Kakatok kayo, kayo ay bubuksan. This is the promise of God. So, pagka ito'y tinanggap mo, well and good, may pagpapalang darating sa'yo. Okay, magandang gabi po ulit. Nawa po ang pagpapala at patubay ng Diyos ang sumatin sa ating pagtulog sa gabing ito.